So ito na guys yung loob ng TV. Tatanggalin lang natin yung mga connectors. So kapag walang power siya guys, ang una nating i-check is yung power supply. So dito sa power supply guys, meron tayo ditong makikita na fuse. So gaya nito. Isusum lang natin siya. So yung fuse niya dito, so putok siya guys. Napakaitim ng kulay ng fuse. So may possibility ito na posibleng regulator yung may problema, o it's either itong posistor na to. So yun. Kaya wala siyang standby power na red indicator or wala siyang power. So yun. So yung chichek natin is para sa mga bagong nanonood dito sa video ko or sa channel na to. So pag walang power si guys or wala siyang red indicator, yung una nating i-check is yung power supply section or power supply area. So meron tayo dito, yung unang pinakauna nating i-check is yung fuse. So gaya nito, yung fuse niya is putok siya guys or open na to guys, sigurado. So yung mga cause ng pagbibigay ng fuse is pag nakadetect siya dito sa power supply na mayroong shorted, bumibigay yung fuse. Pag itong posistor na to is may crack sa loob, yung pinaka-ceramic niya, bumibigay din yung fuse. Pag may shorted na diode, itong mga diode, pag may shorted dyan kahit isa, bumibigay din yung fuse. Pag shorted yung regulator, bumibigay yung fuse. So yun yung mga i-check natin na mga piyesa. So tingnan natin sa likod kung ano yung So dito sa likod okay naman yung mga pagkakahinang. So ibig sabihin bago pa. Bago pa tong binuksan. So yung nakikita ko lang dito na cold solder guys is itong banda sa vertical section dito sa may vertical IC at saka itong transistor na to. So yun lang yung nakikita kong cold solder dito at saka ito din na mga transistor dito para sa switching. Tapos itong ano siya guys, jungle IC. So yun, mga cold solder yan. So i-resolder natin yan mamaya pag matapos tayong mag-check dito. So yung una nating gagawin dito guys is mag-check muna tayo. So mag-check tayo dito sa power supply area lang muna. So yung pinakamadali na pag-check kung mayroong shorted dito sa power supply is yung una nating itetester is yung capacitor primary. Ito siya guys. Ito siyang malaking capacitor. Ito. So dito sa likod, itetester natin yung kanyang dalawang pins, yung positive at saka negative. So yung multi-tester natin is i-rearrange natin siya sa times 10. So yan siya guys. So i-tester muna natin itong dalawang pins na to. So yung range niya is times 10. Para sa mga bago pa lamang dito sa channel or mga bagong technician pa lang. So yun. Chi-check muna natin yung primary capacitor. So yun siya guys. Pumalo siya.
Babalik na rin naman natin yung positive, ilalagay yung positive prob natin, yung red nalagay natin sa negative or sa ground. Yung black prob naman is lalagay natin sa positive ng capacitor. So yun siya guys, pumalo din siya kabilaan. So yan, so meaning niyan mayroong shorted dito sa power supply o exceeder yung each out natin. Pag shorted yung each out, ibig sabihin dito rin pag nag-check tayo dito sa capacitor, shorted din yung kinalabasan. So yan, so tanggalin muna natin yung fuse. So ito guys yung fuse niya. So maitim na siya. So ibig sabihin putol na sa loob. Itetester natin. Naka times 10. So, yun siya guys, hindi siya pumalo. So ibig sabihin open. Shorted pa rin. So next natin natatanggalin is yung posistor niya, yung para sa degaussing. So inaalog ko yung posistor kung mayroong crack sa loob. So far wala naman siyang tumutunog. So testeran natin. Mababa yung kabila. Dito naman sa kabila is mataas. So okay naman siya. Pero pag itinester natin yung primary, shorted pa rin. So next naman natin na i-check is yung each out. Ito. So okay lang naman yung each out niya. So yan. So next is yung regulator. Tatanggalin din, ihahang din natin siya. Titester natin yung regulator. Pumalo. Sa kabila naman. Pumalo din siya guys. So may possibility na yung regulator yung may problema. So tatanggalin lang natin sa pagkakakonek sa board. Kasi nakahang na siya yung mga tatlong pins niya sa likod, nakahang na. Nung tinister natin is pumapalo siya kabilaan. So ibig sabihin may possibly shorted yung regulator. So ito na siya guys yung regulator. Yung number niya is C4460. So yan siya guys. C4460. So testeran natin siya. So yan siya guys. Pumalo. Baliktarin naman natin. Pumalo din. So shorted yung regulator. Pinaka-regulator niya. Thank you.
So ayun. So dahil natanggal natin yung shorted, ang next naman natin ang gagawin is i-test naman natin yung i-tester naman natin yung primary capacitor. Kung mayroon pa siyang ma-detect na shorted. So yun siya guys, wala na siya, hindi na siya pumalo. Kabila naman. So yun, pumalo na yung positive negative. Pag pinapalit, pag binabaliktad, wala na siyang palo. So ibig sabihin, wala na siyang nadidetect ni shorted dito sa power supply area. So yung may problema dito is yung pinaka-regulator niya, itong C4460. So hahanap lang ako guys ng ganitong ano number, C4460. So ito na guys, ito na yung ating ipapalit na regulator nitong China TV. So yung number niya is C4460 in. So titestaran natin siya kung ano yung pagkakatestar niya. So yan siya guys. Yung black probe is nandito sa gilid. So baliktarin natin. Red naman yung ilalagay natin sa gilid. So yun siya guys. Ganun yung pagtitester nitong C4460N. Yun siya guys. Walang palo pag yung red probe yung nandito sa gilid. Pero kung black probe, so yun, may palo siya. Pag binaliktad yung regulator transistor, walang palo. So yun. So ito yung kakabit natin. So bago po ito guys. So ngayon, lalagyan natin siya ng thermal paste or thermal grease para sa mga CPU po ito, IC. Para yung heat mag-transfer doon sa heat sink. Wala kasi akong silicon compound, yung white yung kulay, so ito na lang yung available ko dito, so ito na lang yung gagamitin ko para sa mga CPU IC po ito. So na guys, na ilagay na natin. So isosolda na natin yung ano, yung mga paan niya. So yun na guys, na solda na natin yung ano, yung mga pins ng
transistor regulator niya. So ito na rin yung ano, yung fuse na ipapalit natin, 3.15 amperes. So ibabalik lang natin yung ano, yung tinanggal natin na resistor kasi okay lang naman siya. So yun na guys, titesting na natin siya guys kung okay na siya. So ito na guys, meron na siyang power. So yun lang yung problema niya guys, yung regulator transistor niya at saka yung sunog na fuse. So yun, so sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So dito na lang guys.